roller coaster ride, I saw the courts transform before my very eyes. Nakita ko kung paano nagbago yung mukha ng korte at ng buong justice system sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. I wouldn't call it a success, but I would call it a welcome development na sa ilalim ni Pangulong Duterte talagang tumayo in solidarity with each other yung mga lawyers sa buong bansa nung nagsimula ng pinapatay, hinaharas, nire-red tag yung mga kasamahan nila. They really stood up for each other and called on the Supreme Court for more concrete actions to protect the ranks. And they were successful at that. Na-convince nila yung Supreme Court na mag-revoke ng powers ng mga ilang judges na mag-issue ng remote warrants. At na-convince nila yung Supreme Court na mag-require ng body camera sa pag-execute ng search warrant. And I believe that it wouldn't have happened had the legal profession not stood as one at that time. Ang talagang pinakatinamaan ni Pangulong Duterte pagdating sa aspeto ng rule of law is yung kawalan ng due process. Imagine an estimate of 27,000 people who died in the war on drugs, at ito lahat walang due process. Nagkaroon ng kapangyarihan ng mga police na kumatok kahit wala silang warrant, search warrant man yan or arrest warrant. At dahil dun, nawalan din talaga ng tiwala, the decline of trust in the judiciary. Yung lack of trust sa justice system, I wouldn't really call that just a Duterte problem. Lahat naman ng presidente nagkaroon ng problema sa kawalan ng tiwala sa justice system. But largely, it was felt under Duterte dahil sinamahan na siya ng disinformation. Napakadaling mag-propagate ng maling impormasyon, hindi lang tungkol sa sistema or sa proseso, kundi dun sa mga taong inaakusahan. Ang dali-daling magpinta ng mga tao bilang drug addict, bilang komunista, bilang terorista, bilang bayaran, bilang bias, bilang masama, bilang kaaway. The justice system is traditional and very old school in many ways. If I were to put it bluntly, archaic, yung hindi lang proseso nila, kundi rin yung pananaw kung paano dapat sila humarap sa tao. And that doesn't really help in restoring trust in the judiciary kasi ang daling i-weaponize ng batas eh. The more you don't understand about the law, the easier it is to weaponize it. Gagamitin ko hindi yung mga salita ko, hindi mga salita ng politiko, kundi salita ng mga dissenters, the minority side of the bench. The Supreme Court enabled the rise of an emboldened authoritarian, that was Justice Leonin. The Supreme Court committed a legal abomination, that was also Justice Leonin. The Supreme Court abdicated its duty, that was Justice Hardeleza. The Supreme Court realized tyranny, that was Justice Kagiwa. And the Supreme Court committed the grossest injustice ever, that was Justice Carpio. So kung yun yung sinasabi ng mga mahistrado tungkol sa Korte Suprema, that tells you a lot about how Duterte really transformed the Supreme Court and how people see the Supreme Court. But all hope is not lost. Maraming mabuting tao sa Korte Suprema, maraming mabuting tao sa buong justice sector ng Pilipinas. Siguro if there's one thing that we take away as we exit 6 years of President Duterte is that I think they were compelled to really do something about it. Kasi lahat nung pag-undermine ng democratic institution, pag-atake sa rule of law at pag-atake sa justice sector, nakita nila in front of their very eyes. So I think many people within the justice sector are now compelled to do more and to act after President Duterte. Yung Department of Justice talaga, it gave new life to the meaning of continuing crime and warrantless arrest. Under President Duterte, the Department of Justice used continuing crime and warrantless arrest for estafa, for the violation of securities code, for cyber libel. Hindi ba nakakatakot yun na pwede kang arestuhin ng walang warrant dahil may suspecha sa'yo? And that is really where the Department of Justice took us in these 6 years. We are all living under a climate of fear and it's really a chilling effect yung nangyari sa ilalim ng 6 na taon na to. Sabi nga ng mga abogadong nagpetisyon sa Korte Suprema, the anti-terror law really mangled our civil liberties beyond recognition. Nandito na tayo sa panahong matatakot ka na magpahayag ng kahit anong dissent laban sa mga makapangyarihan, matatakot ka magpahayag ng kritisismo mo laban sa gobyerno. This law really transformed our society into a society that is more fearful. Pero hopefully it also transformed us into a society that is more vigilant
And if I were to hope, all the hope in the world, I hope that it also transformed us into people who will stand up for each other when the time calls for it. Alam mo yung Office of the Solicitor General dati, pre-Duterte, alam lang ng tao kung magpapa-annul sila or magpapa-naturalize because that's really the public work of the OSG, but this office really has been a silent worker. They are involved in public contracts, infrastructure, bridges. Pero sa ilalim ni Pangulong Duterte at ng kanyang soldier na si Soldier Jose Calida, the OSG became something that you use if you were to silence a critic, if you were to silence anyone perceived to be against the government. Suddenly, the OSG was being used to jail an opposition leader. They were being used to try to jail an opposition leader kahit wala silang warrant. The OSG was used to revoke the license of Rappler. It was used to shut down ABS-CBN. It was used to prosecute not only members of the opposition, but leaders of the Catholic Church and human rights lawyers. It was being used to silence all dissenters, and it was even used to oust a Chief Justice. Suddenly, nakakatakot na merong isang opisina na pwedeng maging nasa forefront ng pag-curtail ng ating civil liberty. And merong isang opisina, another additional office that could really go after us. And yun talaga yung naging epekto nito, chilling effect sa ating lahat. We were investigating the high deaths in the New Bilibid prison. They were living in really subpar and inhumane conditions. So, hindi sila makatulog ng maayos, wala silang maayos sa supply ng tubig, wala silang maayos na supply ng pagkain. Pagka-publish namin nung istorya, merong isang lumapit sa akin, isang babae, at sabi niya na yung kapatid niya raw ay nasa loob pa ng Bilibid at kung pwede sanang maisama sa istorya. The prisoner was already suffering from comorbidities. At the time, we have just published the story, so I was taking my time in verifying and gathering details about this prisoner. At ito talaga yung time na naisip ko talaga na maybe I should do a little bit more role than just a reporter. So, yung details ng prisoner na to, finorward ko sa ating mga authority. At isang araw, tumawag sa akin yung babae. And I really thought that was the update that I was waiting for to publish the story about this prisoner. And I still remember how, you know, my world fell apart nung sabi niyang, "Ma'am, yung kuya ko po patay na at kailangan ko po ng tulong niyong makuha siya mula sa morgue ng Bilibid." That's really one of the more tangible moments na parang bakit wala kang nagawa as a journalist. Dahil yung unang tawag sa akin at yung mga succeeding call sa akin ng kapatid niya, buhay pa yung tao. And then suddenly one day you get one call na wala na, patay na yung tao at wala kang nagawa. I think that will haunt me for the rest of my life na namatay yung isang tao na hindi ko man lang na-i-publish yung kwento niya. Like in any other president, the challenge really is to restore the trust back in the judiciary. Kailangan maniwala ng tao that the justice system is there as their recourse. Kailangan maramdaman nila na malalapitan nila ang hustisya. Kailangan maramdaman nila na nandyan ang korte at mga prosecutor. Ngayon kasi pag may nangyari sa'yo, matatakot ka pa, magdadalawang isip ka pa kung lalapit ba ako sa police, lalapit ba ako sa DOJ, hindi ba ipapahamak ko palalo yung sarili ko pag lumapit ako sa kanila. And that's really why people take justice into their own hands. Kaya sila lumalapit sa isang radio host instead na lumapit sila sa isang husgado. That's why people shoot people dead. Yan talaga yung one of the saddest and most tragic effects pag wala kang tiwala sa hustisya sa bansa. Alam mong hirap kasi na tayo yung magko-convince sa kanila na maniwala ulit sa hustisya. Hindi natin alam yung pakiramdam na wala silang recourse sa hustisya. Meron yung mga taong probably will never have legal counsel in their entire lives. Kaya yung mensahe hindi para sa mga Pilipino eh. Yung mensahe para sa mga taong nasa loob ng justice system. There's something fundamentally wrong about the justice system. Kapag umaresto ka, nagkulong ka ng libo-libong tao sa gitna ng pandemya dahil lang nag-violate sila ng protocol ng quarantine, but someone na charged and on trial for plunder ay malaya at has just won a seat in the Senate. There's really something fundamentally wrong about that, and we need to help the people get the trust back. Thank you for viewing.